Arestado sa Caloocan ang lalaking sangkot umano sa pamamaril sa isang grupo ng kalalakihan. Hindi daw ito ang unang beses na nasangkot sa ganitong insidente ang suspect na ayon sa pulisya, trip lang daw ang mamaril. Marini itong itinanggi ng lalaki. Yan ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang bahay na ito sa Barangay 26, Caloocan City. Target ng operasyon si Ronel Oliva. Actually, ma'am, gusto niya tumakas. Siyempre, ma'am, nasubdued agad siya ng mga tao natin. Nang halughugin ang kanyang bahay, nakita ang isang kalibre 38, Colt 45 at mga bala, kabilang ang 9mm. Nakumpiska rin sa suspect ang isang granada at replika nito. Si Oliva ay suspect sa pamamaril sa lungsod noong March 12. Kwento ng biktima na humiling na huwag nang ipakilala. Mag-aalas dos na madiling araw nung dumaan si Oliva sa kanilang lugar, sakay ng isang motorsiklo. Padaan-daan po siya, ang bilis tapos parang namimina po. Mahinahon daw itong sinabihan ng kanyang kasama na magdahan-dahan lang. Sumagot siya, anong daan-daan, sabay bunot ang baril. Sa takot, nagtakbuhan na raw sila. Pero hindi pa man sila nakaka-uwi sa kanilang mga bahay, bumalik daw ang suspect at pinagbabaril na sila. Buti na lang daw, walang natamaan sa kanila. Bumabalik-balik po siya sa harapan namin, tapos humihinto-hinto po. Anong ginagawa niya doon? Sumisenyas po. Anong senyas? Hindi raw ito ang unang sumbong laban kay Oliva ayon sa NPD Special Operations Unit. Meron na po mga reported, pero dito nga po matibay kasi po nakita po sa CCTV. Ini-establish din niya sa area na siga-siga siya. Trip-trip lang yan parang maril? Yes ma'am, parang ganun. Marin namang itinanggi ng suspect ang aligasyon ng pamamaril. Ano yung nakita sa CCTV na namaril ka? Hindi ko na nasa video. Hindi. Sa investigasyon ng NPD-DSOU na pag-alaman, nasangkot din sa illegal na droga, gun running at carnapping dito sa Camanaba ang suspect. Ayon sa NPD, dati na rin nakulong ang nahuling suspect, Marisol Abdurrahman. Nakatuto, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.